ay nag-iisa matayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nag-irang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuri mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoong Hesukristo. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang aming kalooban ay lagi mong hubugin sa pagganap ng mga mabubuting gawain upang sa aming pagpupunyaging kamtin ang iyong bigay. Mapagsikapan naming sapitin ang pagkabuhay kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apollos na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apollos, kaya't isinama nila ito sa bahay nila at do'y ipinaliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. Nang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apollos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo at mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan. Ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mula sa Ama si Kristo at naparito sa mundo, nang sa langit dalin niya tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong inihingi sa kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo itatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinhaga, subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyo'y hihingin ko sa Kanya, sa aking pangalan, at hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo. Sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat kayo'y iniibig ninyo at naniniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon'y aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa ating unang pagbasa, narinig po natin si Apolos. Si Apolos ho ay biniyayaan ng Diyos sa pamamagitan ng pananalita. Magaling magsalita, marunong sa salita, pero may kulang. Ang hambing sa atin ng unang pagbasa, ang alam lang niya ay mula sa pagbibinyag ni Juan. At narinig ng mga kapwa Kristiyano.
Maganda mapansin anong ginawa nila nung nakita nila parang may mali sa turo ni Apollos. Hindi nila siniraan unang-una. Hindi nila sinabing, oh, tinan mo, mali naman tinuturo niya, no? Kung ano-ano sinasabi, hindi alam, mo. Oh. Hindi ho nila siniraan ng ganon. Hindi nila diniscourage si Apollos. Pero anong ginawa nila? Sa hambing sa atin ng unang pagbasa, si Priscilla at si Aquila, tinawag si Apollos at tinuruan. Sinuportahan. At pag nagpupunta siya sa ibang bayan, in-encourage siya ng komunidad ng Kristiyano at siya ay tanggapin doon. Maganda ho sana, no, bilang mga Kristiyano na tayo din ang nagpapalakas ng loob ng kapwa natin. Tayo din ang nagpapalakas ng loob ng kapwa Kristiyano natin. At kung may nakita tayong mali, ay turuan. Hindi ho siraan. Magkaiba ho yun. Pag may gusto tayong Kristiyanong tulungan, huwag mo siraan ang kapwa Kristiyano mo. Sa halip, tulungan mo at turuan mo. At kung ikaw ay Kristiyano naman at may narinig ka na taong nais kang tulungan at turuan, huwag mong isipin yung feedback na sasabihin niya sa iyo ay parang inaatake ka o pinipersonal ka. Never think of feedback as a personal attack. Pero think of feedback as a way for you to grow. Buti na lang si Apollos naging bukas sa feedback ni Priscilla at ni Aquila. Kaya mas lalo siyang lumago sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Nag-grow siya bilang isang preacher. Nag-grow siya bilang isang tao, bilang isang Kristiyano. Bakit? Kasi naging bukas siya para pakinggan ang feedback ni Priscilla at ni Aquila at siya ay tinuruan nila. Sana ho din tayo bilang mga Kristiyano at magandang hamon din po sa atin, no? Na unang-una, we support one another in faith. Sana ho walang Kristiyano ang maninira sa kapwa niya Kristiyano. Sana ho wala na ho mga Kristiyano nagagawa ng kasiraan ng kapwa niya Kristiyano. Imbis na parinig mo sa Facebook, kausapin mo na lang kaya. Isa, no? Tayo mga Pilipino, ganyan. Imbis na kausapin yung tao ng harapan at diretso para masolve ang issue, o ang problema ay masolve, anong gagawin? Popost sa Facebook. Blind item. Tapos, pag nakutuba na siya yata pinatatamaan, kukumprontahin siya at sasabihin, hindi ikaw yon, hindi ikaw yon. Diba? Lakas ng loob mag-post, pero pag hinarap, bilang tumutupi, huwag mo na lang kaya i-post. Kausapin mo na lang kaya ng diretso. Kausapin mo na masinsinan. At kung hindi mo kaya yon, mas mainam na huwag mo na magsalita. Kasi di ba yung mga parinig-parinig na yan, nagiging cause pa ng away sa Kristiyanong pamayanan. Nagiging cause pa ng away sa mga magkakaibigan, sa magkakapitbahay. Naging bukas at handang kausapin ang bawat isa. Magandang paalala sa atin ito ng ating salita ng Diyos. Paano mamuhay ang isang Kristiyanong komunidad? At narinig natin ang kwento ni Apollos at paano ginabayan siya
ng mga Kristiyano. Hindi nila siniraan si Apollos dahil sa kanyang kakulangan. Pero ang ginawa nila, sinuportahan at ginabayan. Sana ho tayo din mga Kristiyano, we also do the same and be inspired by this. Na tayo mga Kristiyano ay palakasin ang loob ng bawat isa. Huwag natin sisiraan ang kapwa natin. Imbis na sana'y siraan, kausapin. Imbis na siraan, ay paalalahanan, turuan at gabayan. At kung ikaw naman ang kinausap at nais gabayan, maging bukas din. Huwag mong isipin na ang mga paalala sa iyo ay pinipersonal ka. Reminders and feedbacks are also meant for us to grow. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inaanyayahan tayo ni Jesus na ilapit ang ating mga kahilingan sa Ama. Sa pamamagitan niya at tinitiyak niya ang ating madaramang kagalakan bilang tugon sa ating mga panalangin. Ang ating tugon, Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang pangangaral at patnubay naway umakay sa atin sa kalwalhatian ng ating tahanan sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway pagkalooban ng biyayang makapaglingkod ng may katapatan at dangal. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga taong naghihirap at may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makatanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga mahal sa buhay, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na ay maihatid nawa sa kagalakan at kalwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ama, sa tuwing ay dinidinig mo kami at ipinagkaloob ang lahat ng aming hinihiling sa pamamagitan ng mga kagalingan ng iyong anak. Manatili nawa sa amin ng iyong Espiritu upang ituro sa amin kung ano ang nararapat naming hilingin sa Diyos at ibuhos ang iyong mga biyaya sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ng lahat. Aming hatid, alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. Tanggapin ang alak na ito, inumin, inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin, buong puso namin
alayin, pagpapala na aming iling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan, at kami gawin mong hain sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilungati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay hinihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Minagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
pag-ihip ng amihan. Wangis mo'y aking natatanaw. Pagdampi ng umaga sa nanlamig kong kalamnan. Init mo'y pangarap kong hagkan. Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay kailan pa man. Ipahintulot mong ako'y mapahandusay sa sumasagibayong kaginawaan. Nagdulot ng katiwasayan. Paghahanap katwiran, nilusaw mo sa simbuyong. Kaliragan ng pagmamahal, Panginoon, ikaw ang kasibulan ng ay puso'y dalisay kailan pa man. Ipahintulot mong ako'y mapahandusay sa sumasagibayong kaginawaan. Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay kailan pa man. Ipahintulot mo ako'y mapahandusay sa sumasagibayong kaginawaan. Dalangin pa sana'y mapagtanto kong tunay kaganapan ng buhay ko'y ikaw lamang. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagpinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang aminawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.